We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos sing aram kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako po si John Punsoy. Naimbaga malem. Live naman mula rito sa GMA Locos Station, ako naman po si Ivy Hernando. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Ilang bangus growers sa Dagupan City sa pilitang nag-ani ng alagang bangus dahil sa epekto ng pagbaha. Mga mangingisda at bangkero, umaaray na rin sa panibagong oil price hike. Hepe ng pulisya sa Pilar, Bataan, patay matapos sumanong mabaril ang sarili habang naglilinis ng kanyang service firearm. Lalaking nagpipintura sa bubong, nakuryente sa Santa Catalina, Luxon. Pagsagip sa biktima, nakuhanan ng video. At ating lantakan ang kakaibang pinakbet na kamyas ng Lawag City, Ilocos Norte. Ilang bangus growers sa Dagupan City sa pilitang nag-ani ng alagang bangus dahil sa epekto ng baha. My live report si Russell Simorio. Russell? Si Jay, mataas ngayon ang volume ng bangus na ibinabagsak sa Magsaysay Fish Market dito sa Dagupan City matapos sumanong magsagawa ng forest harvest ang ilang bangus grower. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, apektado ng high tide at mga pag-ulan ang mga fish pond na mabababaw. Ibinaba mula sa bangka ang tuneto niladang bangus na ito sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ayon sa mga mangingisda, mula mga bangus sa mga fish pond sa barangay Salapingaw. Yung harvest ng bangus, walang problema. Na-harvest lahat. Maganda yung presyo. Kaya naman makaroon ng baha. Ayon sa Dagupan Fish Consignasyon, maraming bangus grower ang nag-forest harvest dahil sa epekto ng baha na dulot ng high tide at mga pag-ulan. Yung mga may-ari, nag-forest harvest sila para hindi na masayang. O mamamatay kasi yun eh. Kailangan nila mag-forest harvest kaysa naman maraming mamatay. Siyempre, mamamatay ng mga 100, 200. So, i-harvest na sayang. Mag-over the dike yung tubig. So, makakalabas yung bangus. Siyempre, malulugi sila. Ang isang strategy ng iba, kung baba yung kanilang fish pond, yung kanilang dike, ay naglalagay ng net. Kaya lang magastos yun. Naglalaro sa 120 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng bangus sa pamilihan. Tumaas naman ng 10 piso ang presyo ng ilang isda tulad ng galunggong at tilapia. Yung tumangos, yun ang mura. Pero yung buhay, yun ang mahal. Magkano yung mahal? Yung dalawahan po, 150.
Samantala, ilang bangus ang nangamatay sa ilang palaisdaan sa Western Pangasinan, bunsod ng pabago-bagong panahon. Pero ayon sa Provincial Agriculture Office, isolated case lamang ito. Ano ba ito? Kulang yung oxygen. Doon. Kumbaga parang sa tao, naghihingalo, tapos pag ano mamamatay. Kasi alam mo na yung itong panahon natin, kung minsan ang init-init, biglang uulan, ganyan, apektuhan yung mga oxygen. Nananatili naman umanong matatag ang supply ng bangus sa probinsya. Si Jay, ayon sa Dagupan City Fish Consignasyon, hindi maapektuhan ang supply ng bangus na ibinabagsak dito sa Magsaysay Fish Market hanggang sa mga susunod na linggo kahit na nakapagtala ng forced harvest sa ilang bangus growers. Samantala, sa dami ng supply ngayon, bultuhan na kung mamili ang mga nag-aangkat o yung mga tinatawag na bangus dealer na inaangkat nila at ibinabiyahe papunta sa mga Karatig probinsya. Sa may mga malilit din dito na size ng bangus, no, at mabibili yan sa 100 hanggang 120 pesos. Yan yung mga galing sa forest harvest, habang nasa 140 hanggang 150 pesos naman ang mga bangus na may katamtamang laki. At ayon sa Provincial Agriculture Office, hindi rin inaasahan na makakaapekto sa supply at produksyon ng bangus sa probinsya ito mga naitalang pagtangok o pagkamatay ng ilang alagang bangus. Normal daw itong nangyayari kapag mainit ang panahon at biglang bubuhos ang malalakas na pag-ulan. Tulad ng weather condition natin ngayon na nakaranas tayo kanina ng maalinsangang panahon, at ayon sa PAGASA, inaasahan natin yung mga localized thunderstorm na magdudulot ng mga pag-ulan hanggang sa mga susunod na oras. Samantala, price update naman tayo dito sa Magsaysay Fish Market. Nasa 100 hanggang 120 pesos ang presyo ng kada kilo ng salmon, habang nasa 120 hanggang 130 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng tulingan. Si Jay. Russell, bukod sa pag-apaw ng mga fish pan, ano pa yung mga nakikitang factors na nagdudulot ng mortality sa mga alagang bangus? At paano ba ito maiiwasan, Russell? Yes, si Jay, tinanong natin yan sa Provincial Agriculture Office. Isa rin sa mga nakikitang factor kung bakit nagkakaroon ng mortality doon sa mga alagang bangus ay itong overstocking doon sa mga fish pond. Halimbawa, maliit lamang yung fish pond mo pero napakarami ng nilagay mong bangus fingerlings. Pagdating ng mga susunod na linggo, maapektuhan na dito yung tinatawag na oxygen level ng mga bangus. Magkakaroon ng pagbaba ng dissolved oxygen, at kapag nangyari yan, bababa yung metabolismo ng mga bangus, hirap silang kumain na nauuwi sa pagkamatay. Kaya ang payo ng Provincial Agriculture Office, ganun din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isundin yung tamang stocking density doon sa mga fish pond. Si Jay. Pero Russell, maganda naman ng panahon ngayon eh. So ano ang status ng mga fish pond ngayon? Yes, si Jay, ganyang or ganitong panahon nga yung inaasahan ng mga bangus grower, kaya inaasahan nila na sa mga susunod na araw magiging maayos na rin yung sitwasyon ng kanilang mga bangus, yung mga fish pond nila. At inaasahan nila na hindi na sila magsasagawa ng mga forced harvest kapag bumuti pa ang mga panahon sa mga susunod na araw. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio. Level ng tubig sa Marusay River bumaba na. Sundan sa report. Pahirap para sa residenteng si Arnold San Pedro ang pagtawid mula sa kanyang bahay hanggang sa kalsada dahil sa mataas na tubig baha sa Barangay Poblasyon West, Kalasyaw, Pangasinan. Kahit gumanda na ang panahon, hindi pa rin umano humuhupa ang baha sa kanilang lugar. Ay, mahirap, lalo na sa mga estudyante. Yung binubuhat namin pag walang bangka, nagbubuhat kami. So, ano, minsan nga, meron pa nga dyan na nahuhulog sa bangka yung mga bata. Ayon sa MDRRMO, bumaba na sa 4 feet above normal level ang level ng tubig sa Marusay River. Bagamat tuluyan ang bumaba ang level ng tubig sa ilog, nasa 6 na barangay pa ang patuloy na binabantayan ng otoridad dahil sa pagbaha. Bukod sa Poblasyon West, binabantayan din ang Barangay San Vicente, Banawang, Longos, Lumbang at ilang bahagi ng Barangay Nalsyana. Patuloy na nagkakandak ng pruning yung ating team
para sa paghahanda din sa paparating ulit na bagyo. Although, according naman sa news ay hindi naman siya magla-landfall, maghahanda pa rin tayo para makaiwas tayo sa anumang untoward incident. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Buhawi na nalasa sa ilang kabahayan sa Limay, Bataan. Narito ang report. Aabot sa 13 kabahayan ang nasalanta ng buhawi sa coastal area ng Barangay St. Francis II, Limay, Bataan sa tala ng Limay MDR-RMO. 4 na bahay ang totally damaged habang nasa 9 na bahay ang partially damaged. Nagpaabot na ang Limay LGU ng paunang tulong para sa lahat ng mga pamilyang apektado ng buhawi. Samantala, nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga nakatira sa mga coastal area na maging maingat lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Malakas na buhos ng ulan naman ang naranasan sa Solsona, Ilocos Norte kaninang tanghali, madula sa mga kakalsadahan, kaya pinayuhan ng mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Wala pang epekto sa bansa ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang mga thunderstorm naman sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon ay maaaring maging intense o malalakas na thunderstorm, kaya pinag-iingat ang mga residente sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang isang severe o matinding thunderstorm ay nagdadala rin ng pagkidlat at malakas na hangin. Posible rin itong magdulot ng pagbaha at landslide. Yung southwest monsoon natin ay medyo nagpahinga ng kaunti. At ito naman na asahan natin yung tinatawag natin na weather system na localized thunderstorm. So asahan natin mamaya hanggang sa gabi, magkakaroon tayo ng makalat-kalat na pag-ulan, lalo-lalo na dito sa Pangasinan. Samantala, patuloy na umiiral ngayon ang easterlies o yung mainit na hangin mula sa Silangan. Nakakaapekto ito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Russell Simorio, Balitang Amianan. Motor show na nagmistulang bold show sa Tayug, Pangasinan. Iniimbestigahan ng pulisya. Narito ang report. Ang Sanay Motor Show na ginanap sa gymnasium ng Tayug, Pangasinan, nagmistulang bold show matapos isa-isang maghubad at sumayaw ang ilang kalalakihan sa entablado. Nakuhanan pa ito ng video ng ilan sa mga manonood. Marami ang hindi natuwa at umalma rito. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang pulisya base na rin sa kautusan ng lokal na pamahalaan. Ayon sa PNP, 5 lalaki ang sumayaw ng nakahubad sa entablado. 3 sa kanila, mga residente ng bayan ng Tayug. Nakausap na umano sila ng PNP, maging ang organizer ng event. 2 umamin na nakainom sila. Oo, umamin. Inamin naman nila yung isa. Inamin nga na parang nakantsawan. Tantsawan na, hindi na namin na malayan na ubaran na eh. Sabi ka rin yung isa eh. Ay nga sila, saka nagsusuri. Hindi na alam na, sir, hindi naman namin alam na aabot ng ganito. Inaalam pa nila kung sino ang 2 lalaki at kung taga saan ang mga ito. Ayon sa PNP, isang challenge raw ang ipinagawa sa mga kalahok, pero hindi naman daw inasahan ng organizer na aabot ito sa hubaran. Sa mga dancers, challenge daw. Then umabot sa kantsawan, ayun na. Sabi naman ni organizer, inaawat daw sila. Pero hindi na sila naawat. Sa official statement ng Tayug LGU, mariin ang kanilang pagkondina sa umano'y ginawang kalaswaan. Kawalang respeto raw ito sa bayan ng Tayug at moralidad ng bawat Tayugenyan. Nagbigay umano ng permit ang lokal na pamahalaan para pahintulutan lamang ang motor show. Kasi ang magiging komplainan dito, ma'am, yung LGU tayo. Kasi si organizer, yun yung kumuha ng permit dito sa LGU na for the purpose of motor show lang. Patuloy pa rin kinukuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Amianan News Team ang organizer at mga nakuhanan sa video. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Mga kapuso, kaabang-abang mga eksena ngayong Martes ng gabi sa Lolong. Ang bagong bayani ng tumahan, handa na magiganti para sa mga taong mahal niya. Para sa mga atubaw, sina Lolong at Martin, magiging magkasangga na kaya laban sa mga bansun?
Mamayang gabi na yan sa Lolong ang bagong yugto pagkatapos ng 24 oras. Nalaman na ba si Martin? Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Hepe ng pulisya sa Pilar, Bataan. Patay matapos mabaril ang sarili habang naglilinis ng kanyang service firearm. Tutukan sa report. Nasawi si Police Major Rizal de Rubio, hepe ng Pilar, Bataan matapos maaksidenteng mabaril ang sarili sa Orani, Bataan. Ayon sa pulisya, maaaring aksidenteng nabaril ng biktima ang kanyang sarili habang naglilinis ng kanyang issued service firearm sa loob ng kanilang bahay. Posibleng makalabit itong gatilyo kasi nakita namin dun sa scene may mga panlinis ng baril, kaya suspecha namin itong si Major Rubio naglilinis po ng baril. Kwento ng asawa ng biktima na isa ring pulis, nakarinig umano siya ng putok ng baril habang nasa loob ng kanilang bahay. Laking gulat na lang niya nang biglang tumambad ang duguan at nakahandusay na asawa. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay dahil sa tinamong tama ng bala sa tiyan. Pwede naman siya sa residential area as long na secured yung area. Walang mga possible na i-injured. Kung susundin naman natin talaga yung procedure ng paglilinis, ma'am, dapat talaga naka-magazine out tapos wala nang naka-chamber load. So hindi mo natin kasi alam kung ano po yung nangyari during that time, kung na-observe niya yung mga safety protocols regarding dyan sa pag-handle ng safety firearms po, ma'am. Labis naman ang pakikiramay ng mga kaanak, kaibigan at kasamahan ni Rubio sa serbisyo. Itong si Major Rubio, napakabait, napakasimpleng tao po, matulungin, napakasipag sa trabaho, napaka-low profile po niya. Kaya yung mga iba pong gun holder, talagang dapat doble ingat din po talaga sila during hawak po nila yung kanilang mga service firearm po. Jeric Pasilyao, Balitang Amianan. Mga residenteng apektado sa paglubog ng lupa nagsimula ng magbaklas ng kanilang mga bahay sa Sadanga Mountain Province. Sundan sa report. Sinimulan na ng mga apektadong residente ang pagdemolish ng kanilang mga bahay na nakatayo sa lupang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin humihinto sa paglubog sa Sitio Tabraan sa Sadanga Mountain Province. Unti-unti na rin tinatanggap ng mga residente na wala na silang babalikan pa sa lugar. Isinasalba na lang nila ang mga mapapakinabangan pang mga materyales gaya ng yero, plywood at mga kahoy. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paglubog ng lupa sa lugar. Pero yung erosion, continuous. Umaalis yung lupa, papunta, nag-i-erode papunta sa rice fields. Kaya nagdaganan yung mga rice fields sa baba. Nakaantabay naman ang lokal na pamahalaan para sa tulong na ibibigay sa mga apektadong residente. Dumating na rin sa Mountain Province ang ilan pang heavy equipment na makakatulong sa isinasagawang clearing operation sa ilang pangunahing kalsada sa probinsya. As of 7 a.m. ngayong araw, one lane passable na ang Baguio-Bontoc Road, ganun din ang Cagayan via Tabuk and Rili Road. Nagpatulong ako ng Upper Kalinga District Engineering Office. So meron din silang pinadalang isang loader on the Kalinga side. Samantala, nakararanas ng pagbaha ang bayan ng Samuki dahil na rin sa malakas na buhos ng ulan. Dalawang araw nang binabaha ang bayan. Dahil na rin sa nararanasang pag-ulan, patuloy na pinag-iingat ang mga motorista para makaiwas sa aksidente sa kalsada. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. Lalaking nagpipintura ng bubong na kuryente sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Narito ang report. Nakuhanan pa ng video ang pag-rescue sa 56 anyos na si Oscar Yalgo mula sa bubungan ng establishmentong ito sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Minuto lang matapos makuryente sa live wire, pahirapan ang pagbaba sa biktima. Kwento na may-ari ng establishmento, pinapapinturahan nila sa biktima ang kanilang bubong nang mangyari ang insidente. Ang pinpinta na tiroping ko naman. We, may na napansin yung live wire nga ko. Kita mi naman ko na kahit dan. Ta, may nadlawan kami, nagpimpintasonan nga ko.
Di ko hindi kadwa na biribirukin na nakita namin nakaidan. Hindi mapiamuan, hindi mabaga. Nasagi umano ang likod ng ulo ng biktima ang live wire kaya na kuryente. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima na nagpapagaling na sa paggamutan. Pero stable naman siya ma'am, pero under observation pa dahil nag-positive siya ng antigen test. Nagpaabot na ng tulong pinansyal ang may-ari ng establishmento. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Pagsulpot ng maraming supply ng imported na karne sa Pangasinan, sanhi umano ng pagbaba sa presyo ng karne ng manok. Ang detalye sa report. Panibagong pagbaba sa presyo ng karne ng manok ang nararanasan sa Pangasinan. Sa Kalasyo Public Market, 10 piso hanggang 20 piso ang ibinaba sa presyo ng karne ng manok mula sa dating 210 pesos kada kilo. Bumaba naman na po. Magkano na binaba, ma'am? 30 pesos. 190 na po siya ngayon compared to 220. Sana mas bumaba pa para maano sa budget. Paliwanag ng Office of the Provincial Veterinarian, kabilang sa mga dahilan sa pagbaba ng presyo ng karne ng manok ay ang maraming supply ng imported chicken meat. Sa ngayon kasi, walang ipinapatupad na regulasyon ng probinsya sa dami ng pumapasok na imported na karne sa mga pamilihan. Makita mo yung mga kwan na yung mga choice cut, yung mga wings, ganon, drumstick. May mga galing na sa ibang bansa. Nararanasan ngayon ang oversupply ng sariwang karne ng manok. Posible raw na magtuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng karne ng manok at malaki ang tsansa na sa mga susunod na linggo ay babalik na sa dating presyo ang kada kilo ng manok na 140 hanggang 150 pesos. Samantala, patuloy pa rin ang pagbabantay ng OPVET laban sa pagpasok ng calls sa Pangasinan. Nitong nagdaang weekend, nasa 1,500 na calls na dapat sana dadalhin sa Antipolo ang nasa Batsalungsod ng Urdaneta. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Mga mangingisda at bangkero sa Dagupan City, apektado ang kita dahil sa panibagong oil price hike. Ang detalye sa report. Nakahanda na ang mga galon-galon ng langis na gagamitin ng grupo na mga mangingisdang ito mula sa Dagupan City. Binili pa nila ito kahapon para maiwasan ang big-time oil price hike na ipinatupad ngayong araw. Pero ang mangingisdang si Mang Rogelio hindi nakabili kahapon ng langis kaya hihinto muna siya sa pagpalaot. Mahigit 1,000 piso raw ang magagastos niya sa krudo at malulugi lang siya lalo na kung kakaunti ang mahuhuli niyang isda. Pag kunti namin lang huli, talagang malulugi kami kasi ang taas ng gasolina. Malulugi kami talaga. O, hindi kami makapagpalaot pag mahal ang gasolina. Kasi kukunti ang makukuli namin isda. Apektado rin ang kita ng mga operator at driver ng motor bangka sa Dagupan City dahil sa oil price hike. Maswerte naman si Mang Freddy kung kumita siya ng 400 pesos kada araw. Kulang pa kung tutusin, lalo tatlo sa kanyang mga anak ang nag-aaral. Dati kami ng mga 500 lang na gasolina, ngayon mga 1,000 ka na. Kasi mataas. Dito sa amin, 4 beses bago ka makapasada dahil talong araw yung kuding namin. Ayon sa Department of Energy, umabot sa mahigit 6 piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Mahigit piso naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Epekto ito ng pagtaas ng demand ng langis sa international market dahil sa papalapit na ang winter season at harvest season ng maraming bansa. Nakaraang linggo, mataas talaga. Kaya hindi pa rin nahatak na magkaroon ng negative or rollback, increase pa rin siya. So may mga ibang factors na nakaka-apekto. Kaya lang, karamihan sa mga factors na nagko-contribute, pataas. Hindi patiyak ng DOE kung kailan muling ipatutupad ang oil price rollback. Kasama si Henry Domencid, Russell Simorio, Balitang Amianan. Ilang estudyante sa Region 1 lumibad sa klase matapos tamaan ng sipon at ubo.
Sundan sa report. Matagumpay ang pagpapatupad ng face-to-face classes sa pagbabalik eskwela ayon sa Department of Education Region 1. Bunso na rin umano ito ng mataas na attendance rate. As of August 30, 2022, umabot na sa 91% katumbas ng nasa 1.3 million na learners ang nakapagpa-enroll at pumapasok na sa mga paaralan sa Region 1. Pero ilang learner ang napilitang lumiban muna sa klase. May mga ilang mga mag-aaral na nakatala na pero hindi pumasok sapagkat ang naging ulat sa ating mga guro ay may mga sipon, may mga upo. At ito naman ay bahagi na rin ng ating ipinatutupad na protocol na kapag kami mga ganitong karamdaman ay talagang pinapayuhan natin ang mga magulang na huwag nang papasukin itong mga mag-aaral na ito at pagpahingahin na lamang sa kani-kanilang mga bahay. Sa Mangaldan National High School, nasa halos 100 estudyante ang absent sa klase ngayong araw. Kaya nagkaroon ng parang disruption uli. Yung mga iba sinipon, yung mga iba tinamad pumasok. Mahigpit ang pagpapatupad ng health measures sa mga paaralan, lalo pat nagpapatuloy pa rin ang banta ng COVID-19. Daily routine sa mga paaralan na i-monitor ang health condition ng mga learner bago magsimula ang klase. Sakaling absent dahil may sakit, maaaring sumailalim sa blended learning habang nasa recovery period. Sa pamamagitan nito, may iwasan ang hawaan ng virus sa loob ng paaralan. Dapat magpagaling muna sila bago pumasok. Tiniyak naman ng DepEd na nasusunod ang ipinapatupad na health and safety measure sa lahat ng paaralan sa Region 1. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. Agripreneurship sa mga barangay, malaking tulong para maisulong ang sapat na supply ng pagkain. Narito ang report. Entrepreneurial mindset, ito ang binigyang diin sa isinagawang negosyo sa barangay, Entrepreneurship Leadership Training sa Cebu City. Dinaluhan ito ng mga barangay officials sa bansa. Sila ang napiling magbahagi ng kaalaman sa negosyo sa pagsasaka sa kanilang mga nasasakupan. Malaking bagay ito, lalo na sa mga magsasaka na nagsusupply ng pagkain sa ating bansa. Imbes na mabulok ang sobra-sobrang ani, maaari nila itong ibenta o di kaya gamitin sa panibagong produkto. Tulungan sila para makabangon, lalo na medyo nalugmok yung ekonomiya natin during the pandemic. Ayon kay Joey Pelaez, Executive Director ng Development Center for Future Leaders, nagsisimula ang negosyo sa barangay pa lang, kaya nararapat lamang na magkaroon ng kaalaman ang mga barangay official. Tinuod ka, Sir Alan, nga kaning atong mga barangay officials, frontliners gid ni sila. No, sila ang magtabang sa pagpalambo sa atong mga negosyo. Kay kada negosyo, magsugod manggayod sa barangay. Kabilang sa nagbahagi ng kanilang kaalaman at kasanayan sa agripreneurship, sina dating Department of Agriculture Secretary William Dar, Gingay Hontiveros Malvar, Senior Advisor Agripreneurship ng Go Negosyo at Matt Baderaso, Presidente ng Planters Product Incorporated. Ilang produksyon ang gagawin ng ating mga magsasaka at mangingisda ay magiging agripreneurs din sila. Dapat mayroon silang mindset, mayroon silang kapital kung saan maka-loan at saka yung merkado. To really have an entrepreneurial mindset, no, na ang farming, you have to treat it really like a business. Para yung pakay mo, yung objective mo is really for profit, no? Hindi lang yung basta survival mode, pero for profit, no? We are here to teach them, to mentor them on how to approach para at least hindi ho sila magkakaroon ng failure during the habang ginagawa nila yung pagpaplano sa negosyo. Samantala, wala mang puhunan na ipamamahagi, layo ng pagkasanay na matulungan ang mga barangay sa mga dapat gawin para makakuha ng seed money mula sa mga institusyon na nagpapahiram ng puhunan na may mababang interes. Trace De Leon, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Mamamalo ng mga kabataan sa isang pusa sa Bataan sa pool sa CCTV camera. Narito ang report.
Sa CCTV footage, makikita ang pagtakbo ng isang pusa habang hinahabol ito ng ilang kabataan na may daladalang pamalong kahoy sa Mariveles, Bataan. Ilang beses ding pinagpapalo ang pusa hanggang sa iwan na lamang itong nakahandusay sa daan. Nangyari siya around 10:39 na yata ng gabi. E tulog na po kaming lahat nun. Nakita po namin yung pusa around 3 a.m. na. Nalaman lang po namin na sinalbahe siya. Kasi nag-chat yung kapitbahay namin sa akin. Nabasa ko lang. Tapos nung chinek ko nga yung CCTV, ayun, nakita namin yung footage. Pagtingin namin sa labas, nandun nga yung pusa, nakabulagta siya. Malambing ang kanyang pusa na si Mr. Suave. Matapos paluin ng mga bata, nabulag ang isang mata ng pusa. Nasaktan po, tapos nagalit nung napanood ko na yung video. Gusto kong makilala yung mga bata para malaman kung maitanong sa kanila kung ba't nila ginawa yun sa alaga namin. Nung chinek up siya ng vet, sabi, unresponsive na daw sa ilaw yung left eye niya. Kasi ano pa lang eh, pagkakita pa lang namin sa kanya, pulang-pula yung mata. Tapos after ilang oras, nangitim na agad yung left eye niya. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, ang ginawa sa pusa ay maituturing na isang uri ng animal cruelty. Mayroon umanong pananagutan ang mga magulang sa pangyayari, lalo't mga kabataan ang sangkot sa insidente. Kailangan po talaga natin ng massive information and education about compassion and responsibility to animals. There's also an intervention program provided by law na sila po ay dapat mailalim sa isang tinatawag po nating intervention na nagagawin po ito with the DSWD. Importante rin po makausap ang mga magulang nila para po ito ay malaman at ma-explain ano, at ma-proseso sa mga bata na hindi tama ang kanilang mga ginawa. Nai-report na rin umano sa barangay ang insidente para matukoy ang mga kabataan. Jeric Pasilyao, Balitang Amianan. Ating lantakan ang kakaibang pinakbet na kamyas ng Lawag City, Ilocos Norte. Narito ang report. Nakasanayang gamitin ang kamyas bilang pampaasim sa mga luto, gaya ng sinigang o pinangat na isda. Pero sa Lawag City, Ilocos Norte, alam nyo ba na ang kamyas ginagawang pinakbet? Ito ang kanilang pinakbet na kamyas. Iyan ang ituturo sa atin ng Kapampangan chef na nakapag-asawa ng Ilocana sa Lawag City at kanyang natutunan ang lutong pinakbet na kamyas. Una, piliin ang mga maliliit na bunga ng kamyas. Magbalat ng bawang, maghanda ng sili, bagoong at sukang puti. Hugasang maigi ang kamyas, bawang at sili. Pagsamasamahin lang ang mga sangkap at iluto. Hayaan lang kumulo ng 5 minuto. Maglagay ng kaunting pampalasa. Kapag kumulubot na ang kamyas, indikasyon na luto na ito. Ihain at tikman ang pinakbet na kamyas. Naghahalo ang asim ng kamyas at alat ng bagoong. Ito ang kakaibang lasa at sarap ng pinakbet na kamyas. It tastes good po, though kahit first time ko siyang natikman, masarap naman. Nung pagdating ko dito, hindi ko alam yung pinakbit na kamyas. Alam ko lang yung mga pinakbit na gulay, yung gaya sa amin sa Pampanga. Yung may okra, ampalaya, yung ganon. Akala ko anong klaseng pinakbit. Eh, nung natikman ko, ang sarap pala. Magkakaiba man umano ang bersyon ng pagluluto, ang mahalaga, inihain ito ng may pagmamahal. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.